Nag-umpisa po yung Edward no 2017 pa, right after nung first film ko. Initially, gusto ko lang gumawa ng father-son story ulit. Pero, from Kiko Boxing Era, yung first sinimalaya ko po. So, from there, natulong po ng writers ko, si Denise O'Hara. Parang nabanggit nila, and even yung brothers ko na nasa medical industry din, personal experience to ng mga writers ko po, na tumira sa ilalim ng kama habang nagbabantay ng loved one nila na naka-confine. So, yun po, na-fascinate ako doon kasi parang bakit wala nagkikwento nitong nung kwentong to when in fact, dapat siyang malaman ng tao. Parang dumating na ba tayo sa point na normal na to na hindi na siya dapat kariklareklamo. So, mas doon ako ginanahan gawin siya. Kaya naging it's more than just a father-son story for me. Parang mas naging advocacy ko din siya and a letter to the situation sa public health care natin po. Paputot, December, I think. Nagpa-auditions na po kami. December, January. Nag-audition lang po siya. Actually, wala siya dun sa... Normally kasi meron akong top picks na papapuntahin na parang ito pwede, feeling ko ito yung pwede na napanood ko somewhere. Tapos nakita ko si Louis sa listahan the night before. Parang naalala ko yung name na to. Tapos sinurge ko siya sa ano, parang napaka-low-key na siya. So parang hindi ko alam kung ano yung itsura niya. So nakita ko siya na audition, ang tangkad niya. Ang tangkad na niya, tapos iba na yung itsura niya. So, ayun po, yung looks pa lang niya kasi nag-swap na. So, acting naman niya, ever since magaling naman siya. So, ayun po. Si Ella naman po, ganun din, nag-audition ka, nag-reading kami sa Spring Films, nag-dosey. Meron akong kutob na kaya niya talaga eh, ever since. Kasi, ako, bata pa lang siya, alam niyo yung range niya kasi, from feeling ko kaya niya, nag-mature na siya. So, ayun po, na nag-reading kami, as in nung after nung reading, alam kong kaya niya agad. So, ayun po. Seven. Ako, 9. Ako, 16. So, hanggang dito ko pa lang siya nun. Ngayon, hanggang dito na niya ako. Baliktad na. Tsaka, ano ko, pwede ko siyang kulit-kulitin nun. Yakap-yakapin. Ngayon, medyo, hindi na pwede yun. Kasi, ano na, mas malaki na siya sa akin. And, ate-ate niya ako noon. Tapos may kissing scene. Yun na nga, eh, hindi ko din alam. Opo, nung start po kasi nung di ko pa po alam masyadong sinimalaya. Di ko po alam, wala po akong idea kung ano siya. Tapos po nung natapos sa may film, pagpunta ko nung first day, parang ganito pala kalaki yun. Maraming nanonood na malalaking tao. Directors, producers, press. So sabi ko, ito yung ano eh, ito yung pinagdarasal ko dati. So parang ito na yun, ito yung kumbaga yung pinto para doon. And then, after nung festival, parang okay, hindi ko na alam po nung mangyayari sa susunod kasi parang 1 week lang pinalabas yung film. 10 days. Tapos, sabi nila sa akin, parang baka daw magkaroon ng nationwide. Sabi ko, sige po. Parang, wow, parang in-expect ko sa Cinemalaya tayo gagawa. Tapos pwede pala siyang ilabas sa mainstream. So yun po, sobrang saya lang. Ko po alam eh, kasi hindi po masyado mataas confidence. Kasi meron po pinagawa sa Secret Ops na yung sinasabi ko paulit-ulit na parang tungkol kung anong tingin mo na ugali ni Edward, sabihin mo lang. So lahat ng sinasabi ko paulit-ulit na hanggang matapos, magbaba ako dun sa pinag-audition na yun, parang baka hindi ako makuha dito ah, kasi paulit-ulit lang yung sinabi ko dun sa taas. Yun po. Opo, nung araw mo na yun. Opo, sa CCP pala siya ginaganap yung Cinemalaya. Kinuwento na sa akin siya ni Kretop. So, mayroon lang akong konting idea tungkol doon sa mangyayari. Pero, ang ano ko sa kanya eh, bin-experience niya talaga sa akin na ito yung Cinemalaya. Siya talaga yung nag-guide po sa akin sa Cinemalaya kasi wala talaga akong idea. Nabasa ko na po kasi yung CCP before pa po yung Nightwire. Kaya ko kaya itong killing scene. Tapos,
Tapos, hindi ko rin alam kung sino partner ko. Tapos, sabi si, ano daw, si Ate Ella Cruz daw. Ate Ella Cruz. Sabi ko, nakasama ko siya dati. Di ko alam kung magiging komportable ba ako dun sa mangyari. Kasi syempre, nakasama ko. Mahirap pag first time nang namin nakita. Parang, siguro, mas kakayanin ko kasi kakilala ko siya. Pero nung pagdating dun, nung mag-start na yung eksena na yun, nanginginig talaga ako. Di ko alam yung naramdaman ko na oras na yun. Wala. Pero grabe, as in, amoy-amoy ko na nag-ano siya, mouthwash siya, nag-tumpa siya, ganun talaga. Pero nung time na yun, sabi ko kay Direke, kasi sabi ko, Direke, huwag na natin practice ito. Una natin yung talagang magiging expression ni Luis. Kasi first time niya talaga in real life, tapos first time niya sa pelikula. So alam mo yun, magiging sobrang raw nung emotions niya, yung magiging reaction niya. Ito pa na nag-vignette. Oh my gosh. Pero yun, sabi ko, ano ka lang, relax ka lang. Tapos during sa scene, nararamdaman ko na, kasi meron mo nang holding hands yun eh. Nararamdaman ko nung naninigas talaga yung kamay niya. So sabi ko, hawakan mo, kasi parang hindi niya ako hinahawakan. Tapos ano muna, parang, sige, kalma ka lang, ganyan. Tapos dinahan-dahan ko naman, kasi pamapagbinigla ko. Masyak siya eh. So dahan-dahan lang. Tapos eventually, syempre, meron yung mga ilang takes para mas maano namin na mas maganda siya panoorin and mas heartfelt siyang panoorin ng mga audience. Then, yun, nakuha naman namin na maganda siya. Tapos parang kami, okay ka lang, Luis. Tapos parang ito ganyang nakatulala. Parang hindi niya, parang nasisigur, hindi niya alam. Parang nakakaidang lang. Kasi, nahiyakan kaya. Oo, nahiyakan ko kay Ate Ella. Ate Ella. Hindi ko naman iniisip-isip si Ate Ella mo kapag uwi mo. Hindi naman po. Kasi yung nasa script, parang hindi siya, parang awkward siya sabihin in real life. Parang hindi siya nagagamit na mura, ganun. So, tinutulungan ako ni Dali kasi konti lang din yung alam kong mura in real life. So, tinutulungan ako ni Dali. Ayun, kukulab kami ni Dali kung paano namin i-build yung character ni Agnes. And, ako, to be honest, nahihirapan ako kasi hindi talaga ako sanay magmura in front of camera. So, gusto ko siyang palabasin na natural lang kay Agnes o dun sa role ko na nagmumura ako. Kasi baka mamaya ma-overdone ko naman siya na ano, halata namang sabi kita na nagmumura ako. So, minsan, yun, parang okay, medyo bawasan yung mura o yung masyadong bargas, ganyan, para mas mukha siyang natural. Kasi, doon part ako medyo, hindi komportable yung pagmumura. Gusto ko siyang magmukhang natural sa screen. Higit sa lahat, ang pinakamalalim na niyang pinagdaanan siguro, wala na siyang family. So, syempre, siguro sa isang tao, para wala na maging kasangga sa buhay or kasama sa buhay, yun na yung pinaka-weakness mo. At the same time, yun yung kailangan mong itago sa lahat para ma-survive yung buhay. Yun yung ginawa ni Agnes. Tinry niya maging strong. Siguro, pang-front na niya yung palamura siya. Very, very straight girl. Para ma-survive lang niya yung buhay niya. And yun, parang meron din kasing si Agnes na parang way niya yung ma-confine siya para somehow meron siyang makain and matulugan eh. So, syempre kailangan mo po talagang ipag-aralan yung script and yung character mo kasi mahirap kasi wala naman ako experience na